tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umaon si Jesus sa burol, kasama niya ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Pilipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Pilipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Pilipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Meron po ritong isang batang lalaki na may 25 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, himigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparitos sa libutan." Nahalata ni Jesus sa lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mabuting balita ang milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesus ng pagkain ng 5,000 lalaki. 5,000 po yung lalaki, hindi pa kasama yung mga bata at mga babae nung panahong iyon. At ito po yung pagpapakita, no? Bago dumating, pagpapakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na Eukaristiya ang siyang ating kakainin. Pagpapakita ng magaganap sa hinaharap at ating nararanasan ngayon, ang ating Panginoon sa banal na Eukaristiya ay ibinibigay ang kanyang sarili sa atin upang ating kanin sa araw-araw. At bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, mahalaga po na maunawaan natin ano ba yung ating mga obligasyon, ano ba yung ating responsibilidad bilang mga anak ng Diyos. Narinig po natin sa ating mabuting balita si Pilipe.
At sabi doon sa mabuting balita, tinanong ni Jesus si Felipe kung saan kukuha ng makakain para doon sa mga taong naroon upang makinig sa kanya at magkaroon ng kagalingan. So ano sagot ni Felipe? Kahit po 200 denaryo ay hindi sasapat para mapakain ng lahat ng taong ito. Sa kanyang pananaw, sa kanyang karanasan, hindi talaga sasapat yung kung ano man yung meron sa kanila upang pakainin ng lahat. At ito si Andres, no, ipinakilala yung isang batang merong 5 isda, no, o may isda at merong 2 tinapay. No. At ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesus upang mapakain yung 5,000. At ano pong ibig sabihin nito sa ating buhay, mga minamahal kong kapatid? Yung ating pong talento, yung ating lakas, kung ano po yung meron tayo, pag tinitignan natin, parang insignificant, walang halaga. Titignan niyo po yung dala ng batang pagkain, parang walang halaga sa 5,000. No? Pag tinitignan natin yung ating magagawa para sa Diyos, parang napakaliit lang. Halimbawa, kapag tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, tapos gusto nating turuan yung ating kapwa ng patungkol sa Diyos, pero ang iniisip natin, minsan nadi-discourage pa nga tayo, wag na lang, hindi naman talaga ako maalam sa salita ng Diyos. Pag tinitignan natin yung talento natin, ang iniisip agad natin, kumpara doon sa talento ng iba, yung aking talento, masyadong insignificant, maliit, at walang kwenta. Kaya hindi na lang ako maglilingkod. Ito po yung maling kaisipan, mga minamahal kong kapatid, na tignan yung biyaya at grasya ng Diyos sa ating buhay na maliit masyado upang makapagpabago, maliit masyado upang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Doon po tayo nagkakamali. Kasi po yung mga talentong yan at biyaya ay mula sa Diyos. At kahit kaano natin tignan, kahit tignan natin na ito'y napakaliit at significant, insignificant, at walang halaga at walang kwenta sa ating pananaw bilang mga tao, kaya itong pag-ibayuhin ng Diyos. Kaya nitong palakihin ng Diyos upang maging biyaya sa iba. Tingnan niyo yung bata. Dahil hindi siya nag-alinlangan, ibigay kung ano yung meron siya, napakain yung 5,000. Dahil hindi siya nag-alinlangan, ibigay kung ano yung meron siya, nakakain yung mga nagugutom. At tingnan natin yung ating mga buhay, mga minamahal kong kapatid. Yung tingin natin na walang halaga minsan, kahit yung mismong presensya lang natin sa buhay ng tao, nakapagpapabago. Dahil ba malakas tayo? Dahil ba alam natin yung ating sasabihin? O dahil alam natin yung tama? Hindi. Hindi dahil alam natin yung mga bagay na ito, pero dahil naging bukas tayo sa kalooban ng Diyos upang gamitin kung ano man yung resources na meron tayo. Kaya po, huwag natin mamaliitin yung ating sarili. Huwag natin yung tignan yung ating sarili na walang halaga. At dahil anuman yung talento natin, no, gaano man ito kaliit, kung ito ay gagawin natin para si kapagpupuri ng Diyos, kayang pag-ibahiyuhin ito ng Diyos, kaya niyang palakihin upang maging biyaya sa iba, lalo na sa mga kapatid nating nangangailangan. At ito po yung tunay na nakapagpapabago sa atin. Kapag tayo nagiging bukas sa kalooban ng Diyos, hindi lamang no, nababago natin yung buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Pag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, nababago din yung ating sarili. Bakit? Sapagkat kapag nakita natin ang kahinaan at ang kadakilaan ng Diyos, makikita natin no, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. At kapag naranasan natin ang kabutihan ng Diyos,
marapat lamang bilang mga tagasunod ni Jesus, ito'y ibahagi. Tingnan niyo po yung mga alagad sa unang pagbasa sa mga gawa ng apostol. Anong sabi doon nung eksperto sa batas, hindi natin sila kailangang usigin. Hindi natin sila kailangan gawa ng hindi maganda. Bakit? Tulad ng mga bulaang propeta, kung yung sinasabi nila ay hindi mula sa Diyos at gawa lang ng tao, darating yung panahon, ito'y mawawala. Ito'y matatapos. Meron itong hangganan. Pero kung inuusig nyo ang mula sa Diyos, no, magkakaroon tayo ng mapapahamak tayo, no, sapagkat ang kinakalaban natin ay ang Diyos. At sa ating buhay, totoo yan, mga minamahal kong kapatid. Iilan-ilan, no, yung mga alam natin na sumulpot na maraming mga taong nagdala sa kanyang kapwa sa kapahamakan, at pagkatapos na siya'y mamatay, nawala din. Iba't ibang mga relihiyon, no? Iba't ibang mga uri ng mga bagay na pinaniniwalaan, pero pagkatapos na nawala yung founder, nawala na rin, no, yung kanilang pinagsasamahan. Bakit? Sapagkat anuman pong ginawa ng tao na hindi kalooban ng Diyos, magdarating at darating sa hangganan, no? Hindi magtatagal sapagkat ito hindi mula sa Diyos. Pero tingnan niyo po yung ating pananampalataya. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, maraming mga iskandalong kinasangkutan ng ating simbahan, no? Sa ating history, kahit mga Santo Papa, no? Kahit mga pari, kahit mga naglilingkod sa simbahan, gumagawa ng hindi maganda sa loob ng simbahan. At nakakalungkot po itong katotohanan, pero hindi ito nagiging dahilan para tuluyang masira ang simbahan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang ulo ng simbahan, at gumagawa ng Diyos ng paraan upang malinis ang kanyang simbahan. Kaya nga nananatili ang ating simbahan, hindi dahil matino at maayos yung mga tao dito, kundi dahil ang Diyos ang siyang nagsimula, ang siyang ulo ng simbahang ito. Kaya kahit kailan po, kahit na ang mga tao dito ay punong-puno ng pagkakasala at nagiging dahilan upang magkaroon ng iskandalo ang simbahan, hindi masisira, sapagkat ito'y mula sa Diyos. E ano naman yung hamon sa atin ngayon, mga minamahal kong kapatid? Tayong alam natin na tayong makasalanan na sa loob ng simbahan. Ito po ay ospital para sa mga makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan dito, humihingi ng awa at habag sa Diyos. Pero mga minamahal kong kapatid, hindi po yan dahilan para gumawa tayo ng hindi maganda. Anong hamon sa atin? Magsumikap. Yung talento natin, gamitin natin upang makapagpabago ng ating kapwa. Ilabas natin yung bigay sa ating biyaya ng Diyos upang maging biyaya at regalo tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi mo man mabago yung buong mundo, pero kaya mo makapagpabago ng isang tao sa pamamagitan ng pagiging mabuting lingkod ng Panginoon. Kung lahat po tayo makapagpapabago ng isang tao, halimbawa, meron tayo ditong 5,000 o 10,000 nagsisimba. Kung makapagpapabago tayo ng isang tao dahil sa ating mabuting halimbawa, meron ulit 5,000 tao, no, na mabubuti, na kayang makapagpabago din ng buhay ng ibang tao. Kaya nga po, huwag natin tingnan yung ating sarili na walang halaga, yung ating talento, na walang saysay kumpara sa ibang talento ng iba. Kung ito ay gagamitin natin para sa kapagpupuri ng Diyos, kaya itong palakihin ng Diyos upang magbigay ng biyaya sa iba. Sikapin po nating sumunod sa kalooban ng Diyos, gawin ang tama, at ang lahat po ng ating gagawin
ay ang kanya lamang pong kalooban. Amen.